Trakrak, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa City of Lasak. Ito na nga mga Trakrak, ang mga latest na mga itsi na mga pasabog na ganap sa katatapos lang ng swimsuit competition ng Miss Grand Philippines 2023 na kung saan, nako, ligwak, natalo si Budol mga Trakrak at hindi ito nakapasok sa top 5 sa best in swimsuit sa Miss Grand Philippines 2023 na ginanap sa Aqua, Boracay. So maraming mga netizen at mga beauty pageant lovers ang napatanong bakit daw hindi napasama si Budol gayong nag-perform daw ito ng bongga at bakit natalo ito sa mga tahimik lang at walang masyadong fanbase na mga kandidata sa Miss Grand Philippines 2023 swimsuit competition. So, at hindi ito pinili ng mga sponsor mga Trakrak. Kung matandaan natin sa Binibining Pilipinas na kung saan Hakot Award si Budol nga at medyo nairita daw siguro sa taon na to ang mga sponsor na ipanalo si Budol sa nasabing event sa Miss Grand Philippines dahil nga sa nangyari noon na ano, for the absent ang person mga Trakrak sa mga paeksena sa Binibining Pilipinas. At kaya hindi pinasok daw si Budol kasi naimberna na daw ang mga sponsor nito kung sakaling ito yung ano ipapanalo nila at ipasok nila sa top 5 sa Miss Grand Philippines. Alam naman natin noon, 'di ba, nahakot award si Budol, pero wala. Nung after niya lang i-represent sana ang Pilipinas sa Miss Planet International, wala na. Hindi na mahagilap si Budol sa mga pa-event sa Binibining Pilipinas. Gayon siya yung ano maraming ano ba award mula sa sponsor bitaw. So sa taon na to sa Miss Grand Philippines, walay inatsikwera si Budol daw sa mga sponsor sa ganap sa Grand Philippines 2023. At yung mga nanalo bitaw at nakapasok bitaw sa top 5 sa best in swimsuit sa Miss Grand Philippines, mga fresh kaayo na mga kandidata, no? Yung isa ang Tangkad, tapos silang Nikki, si Quezon City. Sabi nga naman ibang ano din beauty pageant lovers sa social media, nakakapaghinayang daw kung isa sa limang itong nakapasok sa top 5 ang makoronahan sa darating na July 13 sa Miss Grand Philippines 2023 crown, kasi alam naman natin si Uncle kung paano maglaro, di ba? Kung sakaling isa sa mga kandidatang to ang magwagi sa Golden Crown sa Miss Grand Philippines 2023, ay ewan ko na lang. Pero ako, I go for Budol pa rin sa taon na to sa Miss Grand Philippines 2023. Bahala na matalo or manalo, di dyan magsakit ang akong bugan. Basta i-improve lang talaga ni Herlyn Budol yung ano communication skills niya mga Trakrak. Yun, doon lang talaga siya sobrang sablay talaga. 'Di ba? Siguro sa darating na final doon siguro ano makikita natin yung ano seryosong Herlyn Budol, pero pag makita uli pag sa final kung yung ano acting ni Budol ay ganun pa rin sa nangyari sa Sasin ceremony, ay ang masasabi natin na sorry Jude Budol. Siguro walang umasa pa rin ako na magsiseryoso si Herlyn sa darating na final dahil siya talaga yung manok ko. Pero pag hindi man, wala. Good luck sa ano maging pambato natin sa Miss Grand Philippines 2023. Walang sakitan sa bangs. Yun na mga Trakrak, ano yung masasabi nyo sa pagkaligwak ni Herlyn Budol sa top 5 sa best in swimsuit sa Miss Grand Philippines 2023? Ano kayo, sang-ayon ba kayo dito mga Trakrak or hindi? Mag-ingay tayo sa comment section at kung bago ka pa lang sa channel ko at kumahilig ka sa pang-pag-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Kuragan Karag, ang babaeng lagi na Trakrak. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe at kumahilig ka sa mga pachika, mga paintriga sa mundo ng ano beauty pageant, ako subscribe ka na. Pero kung hindi ka naman o chismosa, wag na. Allergic, mas stress ka lang. That's all for today mga Trakrak, and see you in my next vlog. Bye-bye!